Profesor P.O.B. Nag-uusap lang kami ni Canor na biglang lumakas ang ulan. Si Canor nga pala ay yung lalaking manlalakbay na napadpad dito. Bala ko na sana siya na ipakilala sa mga estudyante na biglang umulan ng malakas. Habang nakaupo kami ay napansin ko ang mga daladala niyang gamit. Ano ba yung mga daladala mo? Sabi ko habang tinitignan ang malaki niyang bag. Ah, ito ba? Wala ito. Mga damit lang. Sabi niya naman at dali-daling kinuha ang bag niya palayo sa akin. Wala na akong sumunod na tanong dahil mukhang wala namang kakaiba. Ngunit di pa rin ako mapakali. Di ko may paliwanag pero mukhang merong kakaiba na wala naman. Naghahanda na ako ng pagkain para makakain na kami dahil medyo nagugutom na rin ako. Di pa rin kasi tumitila ang ulan dahil sa pagkakaalam ko ay may bagyo ngayon. Niyaya ko naman si Canor na kumain at habang kumakain kami ay nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Pinatulog ko na rin pala siya dito dahil wala naman siyang matutuluyan. Doon ka na lang matulog sa bakanting supa. Yun lang kasi ang mga may bakanting higaan dito eh. Sabi ko sa kanya habang tinuturo ang supa. Agad naman siyang sumang-ayon at dali-dali nang pumunta doon para makapagpahinga. Alas 12 na ng ating gabi nang bigla akong nagising dahil sa malakas na hangin na dumadampi sa aking mga balat. Bumangon naman ako para kumuha sana ng jacket nang mapansin ko na wala si Canor sa supa. Agad ko naman siyang hinanap. Ngunit nabigla ako nang bigla siyang dumating na basang-basa sa ulan. Saan ka galing, Canor? Pautal-utal kong sabi dahil mukha akong kinakabahan. Malayo pa lang CR mo, kaya kailangan ko nang sumulog sa ulan dahil di ko na talaga mapigilan eh. Sabi niya naman sa akin at agad na bumalik sa supa para magbihis. Tama naman siya na malayo nga talaga ang CR at kailangan mo pa maglakad doon para makapunta. Pero, ang malas lang dahil bakit sa ating gabi pa talaga siya nababanyo. Binaliwala ko na lang ito dahil mukhang totoo naman ang sinasabi niya. Isinara ko na lang ang pinto dahil din na niya naisara nung pumasok siya. Kaya ako na lang ang nagsara nito. Bumalik na rin ako sa kwarto para magsuot ng jacket at bumalik sa pagkakahiga. Bella, P.O.B. Habang tulog ang lahat, ay bigla akong nagising dahil sa puno na natumba malapit sa amin. Ako lang naman ang nagising dahil yung iba mukhang malalim na ang pagkakatulog. Tumingin ako sa bintana para malaman kung anong puno iyong natumba. Ngunit nabigla ako sa akin nakita. May lalaki kasi na basang-basa at sumusulong sa ulan at galing sa CR na kamukhang kamukha nung lalaki na nakita ko noong nasa palayan pa kami. Pinikit-pikit ko naman ang mata ko dahil baka namamalik mata lang ako dahil kagigising ko nga lang at sa ating gabi pa. Inayos ko na lang ang kortena sa aming mga bintana at bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Ngunit patuloy pa rin tumatakbo sa aking isipan kung ano ang aking nakita. Umaga na, sinyalis na bagong buhay na naman ang kahaharapin namin. Agad akong tumayo sa aking kinahigaan para maghilamos. Pagkatapos kong maghilamos ay agad naman akong pumunta sa labas para magpahangin. Ngunit pagdating ko sa labas ay nabigla ako ng dahil napakadumi ng paligid. Naisip ko na lang na baka dulot siguro ito ng napakalakas na ulan kagabi. Bella, kumusta ang tulog mo? Saad sa akin ni Calix habang nakahubad at inaalis ang puno na nakatumba. Klarong-klaro naman ang malalaki niyang abs kaya umiwas ako ng tingin dahil baka ano pa ang masabi niya. Ayos lang naman, sabi ko habang umiiwas sa kanya. Agad naman akong umalis patungong banyo para umihi. Habang nasa banyo ako, ay may naaamoy ako na kakaiba. Napakabaho ng amoy,
kaya dali-dali akong lumabas para isumbong ito sa kanila. Sabi nila, wala naman daw silang naaamoy at baka dulot lang daw ito ng hangin. Pero di pa rin ako mapakali dahil iba talaga ang kanyang amoy. Sinundan ko ang amoy nito, ngunit dinala ako sa kwarto kung saan naroroon ang bangkay ng dalawa. Agad ko namang napagtando na ang amoy pala ay galing sa naaagnas na katawan ng dalawang tao. Aalis na sana ako doon nang nakasalubong ko si Propesor. Bella, anong ginagawa mo dito? Pautal-utal niyang sabi dahil mukhang nabigla siya. Pinagbabawalan kasi kami na pumunta dito dahil delikado daw. May masamang amoy po kasi akong naamoy, kaya sinundan ko ito ngunit dinala ako dito. Sagot ko naman. Pagkatapos kong sabihin iyon ay umalis na ako at bumalik na sa aming quarter, habang si Propesor ay naiwan muna saglit doon dahil titignan niya raw. Habang naglalakad ako ay napansin ko ang isang lalaki na kamukha noong lalaki na nakita ko kagabi. Sinundan ko naman siya dahil determinado ako na malaman kung sino ba siya. Mailalarawan ko siya bilang isang matandang lalaki. Puti ang buhok at pauka-uka na kung maglakad. May hawak rin siyang tungkod at patungo sa quarter ni Propesor. Nagtaka naman ako dahil baka magnanakaw siya o ano na pumasok sa quarter ni Prop. Agad ko naman siyang sinundan at kumuha ako ng kahoy dahil baka sakali naman laban siya. Sino ka? Tanong ko sa kanya habang nakatalikod siya. Bigla naman siyang napahinto sa paglalakad na parabang nabigla. Dahan-dahan naman siyang lumingon at nagsalita. Bisita ako dito. Di pa ba nasabi ng Prop sa inyo? Sagot niya na ikinabigla ko. Binaba ko na lang ang kahoy na dala ko dahil wala namang kakaiba sa kanya. Maaliwalas naman ang kanyang muka kaya binaliwala ko na lang ito. Umupo na lang kami sa labas at nagkwentuhan. Trixie, POV. Pagkagising ko ay napansin ko na ako na lang ang natira sa quarter. Mukhang lahat sila ay lumabas na. Dali-dali ko naman silang hinanap. Ngunit ang nakita ko lang ay si Pei. Tinanong ko naman agad kung nakita niya ba si Sienna. Ngunit ang sagot niya lang ay hindi. Di ko alam, pero di ko may paliwanag dahil bigla akong kinabahan. Fast forward. Bella, POV. Alas 5 na ng hapon nang naglalakad na ako pauwing quarter nang bigla akong nadapa dahil sa nakaharang na alambre. Nagkaputik naman ang mga tuhod at damit ko. Kaya agad ko na itong nilinisan. Nagulat naman ako dahil pagtingin ko sa may taas kong damit ay biglang may kulay na pula na nahuhulog galing sa taas. Kaya tinitignan ko ito kung saan nang galing. Pagkatingala ko ay napaatras ako at napasigaw na makitang nakasabit si Sienna na nakalabas ang dila na may dugo. Agad akong napasigaw at napahingi ng tulong. Flashback. Sienna, POV. Pagtingin ko sa aking orasan ay alas 2 na ng madaling araw. Di na ako makabalik sa pagtulog kaya naisipan ko na lang lumabas. Pumunta ako saglit ng banyo ngunit bigla na lang umulan ng malakas. Wala akong choice kundi sumulong sa ulan para makabalik sa quarter. Nagulat ako dahil yung daladala kong flashlight ay bigla na lang hindi gumana. Siguro ay nabasa na ito sa ulan. Wala akong masyado makita maliban sa ilaw na nanggagaling sa loob ng aming quarter. Medyo malayo-layo pa ang quarter, kaya kailangan kong tumakbo dahil nababasa na ako ng ulan. Habang tumatakbo ako, ay bigla akong nadapa dahil medyo madulas na pala iyong daan. Agad naman akong tumayo, ngunit may sugat pala ang paa ko. Sinubukan ko pa rin na tumayo, pero masyadong masakit kaya nahihirapan akong maglakad. Napahawak ako sa puno dahil sobrang sakit ng sugat ko sa paa na patuloy na dumudugo.
para na akong mawawala ng malay dahil hindi pa naman masyadong malakas ang katawan ko. Nabuhayan ako ng loob na makita ko si Pei na nakaharap sa akin. Basang-basa siya ng ulan at may hawak na alambre. Napangiti ako dahil meron ng taong tutulong sa akin. "Pei, buti nandito ka. Patulong naman," sagot ko habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Di ko masyadong maaninag ang mukha niya, ngunit nang dahil sa kilat ay medyo nakikita ko ito. "Anong ginagawa mo dito, Sheena?" Saad niya na sa akin habang patuloy akong tinitignan. Umihi lang ako saglit, ngunit bigla namang lumakas ang ulan. Sagot ko naman habang dahan-dahan na lumapit sa kanya. Nagtaka naman ako dahil di man lang siya sumagot, bagkus ay nakita ko ang alambre na hawak-hawak niya dahil biglang kumiglat at nailawan ito. Anong hawak mo?" Sabi ko sa kanya nang pautal-utal dahil medyo kinakabahan na ako. Dahan-dahan naman akong umatras para iwasan siya dahil mukhang kakaiba iyong nararamdaman ko. Ito? Wala ito, halika na. Umuwi na tayo." Sabi niya habang dahan-dahan na inaabot ang kamay niya sa akin. Di ko alam ang ginawa ko, pero bigla na lang akong tumakbo palayo sa kanya. Ngunit nang dahil sa sugat ko sa paa ay natumba, gumapang ako paatras para lumayo sa kanya. Ngunit naabutan niya pa rin ako. Di ko alam kung anong nangyari, ngunit nag-iba siya. "Sheena, halika na. Uwi na tayo," sabi niya habang tumatawa. Labis naman ang kaba ko kaya sinubukan ko pa rin tumakas habang gumagapang pabaligtad, at si Pei naman ay pinapataas ang alambre na hawak-hawak niya. "Anong gagawin mo?" Sabi ko na pautal-utal habang siya ay patuloy na lumalapit sa akin. Sisigaw na sana ako ng tulong, ngunit bigla niyang sinakyan ako sa tiyan na dahilan kung bakit di ako makasigaw. Pero sinubukan ko pa rin sumigaw, ngunit nabigla ako nang hinila niya ang dila ko. Labis ako na nasaktan kaya di ko na maigalaw ang katawan ko. Patuloy pa rin ako na nagpupumiglas, ngunit tila nawala na lang ako sa sarili at di ko na alam ang nangyari nang sinimula niya itali ang alambre sa liig ko. Pei, POB. Kaawa-awang Sheena, bakit pa kasi andito ka? Si Proof sana ang uunahin ko. Ayan, tuloy. Pasensya ka na. Diyan ka muna sa puno, ha? At magpahangin. Babush! Okay, yun po yung ating kwento ngayon. At unti-unti nating nalalaman kung sino yung killer, no? At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At mega loud shout out po muli sa lahat, at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.